Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning! So, gabago doon eh. Isa ha? Okay. Okay, no, yan. Okay, hello, hello. Good morning sa inyo lahat dyan na nakantabay sa ating live. Okay, ano na lang. Okay, sa lahat ng mga nakantabay dito sa ating live natin at sa umagang ito, meron ba akong ipapa-i-replay po na talakayan kayo ng umaga kung saan isang nagangalang Dante de la Cruz ang tumawag sa akin para makipagtalakayan. Kaso nga lang, ang video nito ay nasa Bisaya version. Sana kayo na bahala umunawa dito. Dahil ito ay nasa Bisaya, no? I-play ko lang siya para sa inyo dahil nirecord ko to kaninang umaga. Okay, sabi to ni Olive Ole, good morning bro Jando Alabado. Sabi mo ni Edita Cotamora, good morning bro JD. Sabi naman ni Intel Augis Purakan, good morning sa tanan. Okay. So ito ay Bisaya ano, mga higit ito isang oras tong record na ito. So hayaan ko lang siyang mag-play para makapanood kayo. Lingaw ni Ron bro kay naay ni Kasadi ay o naay ni Kasa. Naay ni Kasa. Kana. Seventh Day Adventist, si Juan, si Dante de la Cruz, hindi kasa siya ganyan buntag. Tumawag siya kanina. Kaya magkakaroon ng talakayan ngayon sa mga Bisaya po na hindi po, sa mga Tagalog po na hindi po gaano nakakaintindi ng ano ng Bisaya. Ayan, yan na lang po. Pagkatapos po ng video, gawan ko pa ito ng konting commentary. No? So, mahaba-haba itong video na ito. Gawan ko to ng komentary kung ano nangyari sa talakayan. Siguro mamaya-maya konti. Ito, i-play ko lang dito yung nangyari talakayan kasi higit isang oras. Pag nag-commentary pa ako, sobrang taas na ng video. So, yaan ko na lang siya na mag-play. Then mamaya pagkatapos ng video, end ko na yung live niya. Salita kahit konti. Tapos, basa-basa ng comments. And mamayang hapon, magsasagawa ko ng follow-up na pagtalakay dito. I-explain ko po yung mga nangyari sa talakayan pero tatagalo ko na po. Okay, hi bro Jando. JD, try for depending, no? Depending. Basig kuan, basig defending. I learn a lot and have fun for your show. Sabi ni Orlando Orle. Okay, sabi naman dito ni Michael Vincent Mugar. Shower out bro JD. Straight to the point. Oh, sabi naman, meron akong classmate dati sa grade 3, Mugar. Yung hindi ko lang kung kilala mo ito bro, si Jeffrey Mugar. Yung tatay niya si Eddie Mugar. Yung ano, kandidato doon sa Mr. Philippines yata yun. Grabe katawa ng tatay nito. Ito naman tayo kay Evelyn Cruz. Ito ay magandang umaga bro Jando. Sabi naman dito ni Entel August Purakan. Entel August Purakan, maopapod pag humanat na ho paminaw sa live di bro Eugene Gapo. Bro, si Sukdanas Kamatura ng gibirahan ni Jack ay nang edit na po ng video sa isa ka CFD. Mulagi na, mag-edit. Nagbabalsam na suko. No?
Junior Colonel Graham, bro, ayaw pa iskura, bro. Waswasi ug maayo aron makamata. Watching from Buhangin, Davao City. Sabi naman ni Michael Vincent Mugar, kamag-anak po yun namin si Eddie Mugar po, bro, JD. Kilala mo talaga. Yung ano nga yan? Yan ba yung Eddie Mugar na ano, na bodybuilder? Kung yan yun, yan yung sinasabi mong Eddie Mugar, na taga Osami City, ay talaga magkakilala ka kayo. Oh. Okay, ito po ay, ulitin ko, ito ay nasa wikang Bisaya. Yung aming internet kakabalik lang. Pasensya na ba kayo kagabi? Absent ako kagabi dahil yun ay, ano, yun ay, yung tawag dito? Yun ay, ano, na, wait lang nga, yun ay dahil sa nawalang internet. Good morning, Bro Jando. Why man wala kagabi, Bro Jide? Wala kinana, wala may internet kagabi. Michael Vincent Mugar. Yes po, Bro JD. Laki ng katawan po noon. O, yan. Kilalang-kilalangan niya si Eddie Mugar. Yung anak noon, si Jeffrey Mugar, classmate ko sa grade 3. Classmate ko sa grade 3 si Jeffrey Mugar. Okay, so, ano na lang to, ha? Wait lang. Just follow yung aking microphone. Okay, pinagandaan ko ito. Kanina, may nangyari kanina. Yung mga ano lagay natin, mga katalakayan natin si Dante De La Cruz pag naiipit, namimersonal. Oh, talaga, namimersonal talaga siya kanina. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagprepare ako dito para just in case na magkaroon ng ganyan uli, namimersonal, i-off ko yung microphone niya. Pero nalito ako kung paano ko gagawin. Kaya ang ginawa ko, dinalawa ko yung microphone dito para ako sakali, ano na lang, ano tawag dito? At least magkakaunawan, ano? Wait lang. Pwede ko ba ito ilagay? Hindi. Kailangan talaga out siya dito. Out siya, pasok dito. Okay. So, yun na lang gawin natin. Okay, no? So, mag-proceed na tayo. Sabi dito, good morning, Bro JD. Shout out watching from Toril, Davao City. God bless you always. Sabi naman ni Yang Monteo. Okay, salamat, Bro Jando. God bless you more. Sabi naman ni John Michael Sagaray Layos, bro, wala lagi na da yun ang talakayan nila Padre Darwin o Bacalares. Ang ilang sabot ang kanilang usapan September 2024 or 26. Yun ang kanilang, yung kanilang paghaharap. Pero nagpaparequest si Padre Darwin na nakalimutan niya kasi na meron siyang talk sa Santander. Kaya tawagan ko si Bacalares ngayong September 12 kung nagbalik siya sa kanyang programa, para ipaalam na kung pwede ba ilipat na lang sa first week of October, kasi si Padre Darwin meron palang talk sa Santander. Nagipagkasahan siya, nalimutan niya, meron pala siyang schedule sa Santander, no? Sa week na yon, kaya yon. Okay, so let's proceed na po sa ating video na ano natin, na ating ating topic dito. Wait lang, ha? Topic. Paano ba to? Restart playback when active or uncheck. Okay, so ganito na lang. Okay, so lipat ko siya para sa inyo. Wait lang muna, ha. Anuhin ko muna to. So narito po ang ating naturang video. Hello, bro. Hello. Oo. Okay lang. Saan ka katikisin yung pasabot ni mo, bro? Ha? Saan ka katikisin yung pasabot ni mo? Kanang katikisin ba inyo sa mga klase? Saan ka katikisin na? Ang imo na diyan, ang imo pasabot mo nga. Katikisin ba Catholic Church? Diba, pati hinaya, bro. Anong hinaya man eh? Kanang kong ba? Unsa nga katikisim mo sa buti mo dyan? Kanang katikisim of the Catholic Church? Unsa man, bro? Katikisim of Trent? Sama na? Ang nana ko dito, katikisim of Catholic Church o katikisim of Trent? Band-aid?
Wala, urot na ko ba, Ned? Ano sa day? Nene, samad? Wow. Ano na diya, bitadem? Sige na, bitadem diya. Okay, papaalam ko lang na itong ano na to, itong video na ito ay ano, recorded ito. So may mga nag-i-interrupt na pumapasok, nagpag-usap na na-record ko na rin. Mas maganda kasi na yung ating i-play is walang putol, baka sakali sabihan naman ng mga SDA na pinagpuputol ko na naman. mas maganda ko na lang putulin at i-direct ko na lang na i-upload, ipakita sa inyo yung buong video nangyari. Okay, continue po tayo. Kanala na diyan, sinabita din diyan. Saan ka na murag baldi-baldi? Oo. Oh. Hello, bro. Oo. Masad, balik usang ka katikisim, tapikas, tanaw tayo sa pikas. Kanang usang katikisim mo sa bot niyo, katikisim mo di Catholic Church, katikisim mo Trent, saan mo na siya ang katikisim? My first katikisim, saan mo na siya? Anang New Baltimore Catechism. Mo na bro. Oh. Oh. Nang CCC nyo. Oh, muagya po na bro. Katong Convert Catechism inyo na. Convert Catechism of Catholic Doctrine. Oh. Oh, muagya po na bro. So, andan na sila diya, bro. Tuwadyo ka na, bro. Natural, tingaw mo na diya. Okay. Mas magalang siguro, paliwanag ko na lang isa-isa, no? Tinatanong niya ako dito kung naniniwala ba daw ako sa convert sa mga katikisim. Sabi ko naman, anong katikisim yun, bro? Sabi niya, yung Baltimore. Sabi ko, oh, tama yun. Naniniwala ko dyan, tama yan. O, tingyo tayo. Magalang na sila. Okay, naman yung kuhan bro, naman explanation bro, di mo na yung basta mabasa, tuo lang ka. Naman yung explanation. Wako yung banid. Naman yung, wala. Naman yung kuhan bro, naman yung explanation bro, di mo kuhan ng explanation, di ka kasabot. Igulang ka mabasa. Ate, sa Karma Katekesem, kanang kuhan. Ate, butang, Karma Katekesem, katubitang sa page 50. The Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity. Huwag di ara ka kutob, di mo tiwasunog basa, di maputuloy mo una-una, magtuog ka ng Katoliko, nagabot-bot. Nga naman na. Ito mo na. Ha? Ito mo na, pero. Ha? Ang usas na katikisim ninyo, iba nagtulo man nga. Dili ka Katoliko, bro? Ha? Dili ka Katoliko? Dili, bro. Ah, pinako Katoliko ka. Musa mo yung sa katikisim diyan ta, bro? Ay, naman ko sa inyong libro ko, nag-iangkon sa inyong libro nga. Nang adli ko pa ulit, ibahin niyo Domingo. Wala, oy. Ang gibot, ang gingon, ang gitransfer, ang solemnity, man. O niya, nanay, sumpay sa ubos, bro. Di lagi-lagi ang transfer lagi ang pagkabalaan. Ang solemnity niya may gitransfer. Dili ang sabat. Transfer, ma'am. Ha? Ang solemnity mo ay gitransfer. Dili ang sabat. Kay ang kanang Domingo na mo bro, sabat mangyapon na bro. Ang gitransfer lang ang solemnity. O niya naman eh, sumpay sa ubos bro. Bro, ang sumpay mo, ibasa ang sumpay, wala. Dili ang katarungan lagi nga. Ah, di ba? Ang sumpay, ang sumpayan na, imo bang gibasa sumpayan na? Ah. Unsay sumpayan na? Usas na katarungan. Unsay sumpay, oh. Ang usas na katarungan. Gibalin tungod kay si Kristo na banaw sa lubnganan. Di na may giingon, oy. Taka lang kada. Di na may giingon. Si basa ko no, bro. Aron maminaw ko niya mo kay naaman ka diha, bro. Oh, ang giingon sa ubos, ang giingon sa ubos kay by what authority did the church substituted Sunday for Saturday? Answer. The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power
that Jesus Christ bestowed upon her. Sa to pa, ang authority sa iglesia, ang anong iyang gibalhin ang balaan sa hikang Sabado at Domingo tungod sa authority ng agyatag ni Kristo sa iya, ha? O niya, ang versikulo ana bro, kay Mateo 18-18 man. Kato din gisulti bro sa kaya na 50 bro. Wala gini, pa ina 50 bito ni. Sumpay man ito katong. Sumpay man hawa hawa ko basta. O basahon na. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Question: why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. By what authority did the Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power that Jesus Christ bestowed upon her. So, naade authority di ay bro nga gihatag si Kristo nga bisan unsang ngayong itugot sa yuta, itugot ko sab sa langit. Musa, kung gitugot sa iglesia nga ang balaan sa Sabado ibalin sa Domingo, na ipagtugot ni Kristo na. Kasi Kristo may gihatag sa authority. Oh. Oh. Bro, mutanak ko nin mo. Oh. Kano saan ang tabo ang pagbali? Ha? Kano saan ang tabo ang? Ang pagbaang pag-transfer, ano saan ay tabo? Ang pag-transfer na itabo? Juan bro, first century pa lang bro, na itabo na. Kanadeng gisulti 336 bro, ang sa may itabo tinuha na. Ang deklarasyon na na bro, na may deklarasyon na ulahi, pananglitan, kanang giingon diya sa kuan. Sa Council of Nicaea 325 AD, gideklara nga si Kristo matuod nga Diyos. Oh, ingon na ra god. Oh, wala gina. Wala na bro. Oh, wala gina bro. Ang pagdeklara, karo midan sabi. Bro, kana bang? Oh, lagi mo lagi na bro. Muna kong point bro. Ano ang atos dinhi ko? Ngon dito naman na hitabo sa 336. Dili bro, eh, first century pa hitabo na. Oh, sa to pa mali din ang pagka-sorting transfer sa 336. Dili ang hitabo. Ang netabo sa 336 bro, ang deklarasyon. Sama itong kuamba, pagka Diyos ni Kristo ba gideklara 325 AD, pero daan na siya nga Diyos. Daan na siya nga Diyos, ha? Pero ang pagdeklara, pero ang pagdeklara, 325 AD. Wa nagpasabot sa pagdeklara nga si Kristo matuod nga Diyos, dito nagsugod ang iyang pagkamatuod nga Diyos. Diyos na siyang matuodaan before siya gideklara. Tagad sa? Karo, nanitabo sa 336 AD ang pagdeklara. Pero sa wala pagdeklara na, si Bishop Ignatius of Antioch sa Tuig 110, nagsulti siya, "The Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day." Sa ato pa, ang mga Kristiyano pa, Tuig po, 110 pa lang daan, gadomingo na. Kanya, ay ko yung nagkuhan, kanang, ang pagbali nagsugod sa 1036 AD. Usa man tingon ni Bishop Ignatius di ay nga 110 AD nga the Christians are no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day. Kaya lang ha, naay nag-comment diri sa tong comment section na to. Sini, ya words. Ingon siya nga si Pedro de ay mong mga Katoliko. Ya words. Ay, last bikahag mo sulod ka dire karo nga makigdayalogo nako. Hmm? Kaya ni mo nga musulod dire karon para makigdayalogo nako. Lami gining nagay actual makigdayalogo bitaw nga kwan. Wait lang ha. Sa kono ni be tong ato sa kono be. Okay. Ya words total na amang kada sa linya. Ay, last bikahag manawag ka dere karon kay magdayalogo tando ha. Ha? Ay pati kay nang pang-comment ra ka. Eh panawag na yung number da sa kono, number cellphone no, panawag karon dayon. Na sige na, tumawag ka na dali, bilis. Ya words. Tutan, nandiyan ka naman. Eh pasok na.
Sige na, sige na. Maya ko na tuloy yung video, ha? Sige na, pasok na, Yords. Oh, Yords. Ang aga naman, nabahag na buntot mo. Keyboard warrior na kutob siya, bro. Sige na, Yords. Dali na, sulod na. Sige mo pang hagit-hagit. Jessa Moridas, keyboard warrior na brother Jando. Yung sabi naman ni Des, DC Australia Abayari, nawala kalit. Good morning brother Jando, watching from Bagong Barrio, Caloocan City. God bless. Di ba gibas? Ali, pasok din bro. Pasok din bro. Yeah, Ords, pasok din. Di ba ka kwan? Sendan mo ako ng cellphone number mo, tawagan agad kita. Ayun na, pasok na. Comment section, pagkatalawa na yun ninyo. Straight to the point. Sulod na. May number sa screen, no? Sara din mo kapanawag, anak. Maka-comment mo sa live na to niya. O patawag mo niyo, manawag. Ayun na. Sige na. Tawag na. Gaya, oy. Siya, di man ka palupig. Kung nakos ka tarungan, hindi ko malupig ni mo. Sulod na. Yun na, sulod na. Dugaya, oy. Straight to the point. Atikon lang na sila Sabton bro, kay bao naman taanan nila daan sa ilang style mga atikon ra kayo. Una, ang yabang-yabang, tapos ang tapang-tapang, pagkakaharapin na biglang duwag. Straight to the point. Na, tawag na. Sige na, ngayon na, tawag na. Akala ko ba yung mga Protestante pag nasa tama matapang to? Straight to the point. Sige na, pasok na, pasok. Sig comment dia, tawag diretso. Talawan mo niya or say? Ay talaw-talaw dia kay, why na doon ang mga talawan? Total dili man ni away. Dialogo ra man eh, sabi ka, look, anong dialogo ra? Sige na. Ah, to bagat, itawag na dire. Dire sa live pangutana. Kamuka rin, comment ko, keyboard warrior. Dire, tawag! Iba, gaya oy. Keyboard warrior, wag yun natin mga keyboard warrior. Sige na. Tawag na dahil. Dali. Dugaya, oy. Astang dugaya. Sige na. Ano problema ng mga... What? Taslakan kaysang tanan. Isog-isog sa comment. O niya tawagan. Pati mong taslakan na. Sige na. Tawag na. Sige na, tawag na. Sige na. Apoy, kayo yung mga sabadistang talawan, oy. Sige na, oh. Tawag na. Tawag na tayo, dali. Yun ako, tag doon, yung mong kumidimuli ka mo tawag ron. Tawag na ba? Ayo sik tinalawan di ha. Sige na. Sige na, dugaya oy. Sige na.
na, hadlok. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga sabadista, matatapang lang yan pag walang kaharap. Pagkaharap na nila, wala, takot na. Dati, nung hindi pa ako nagla-live, wala pa ako nagla-live dati, aba, ang tapang-tapa nila na maghamon ng mga Katoliko. Ngayon, nandito na ako, sila na iniimbitahan, takot pa. Sige na. Yards, pasok na. Alam nyo, yung mga takot makipagtalakayan, dahil alam nila, nagsisinungaling sila. Alam nila, mali yung kanilang paninindigan. Kaya takot silang makipagtalakayan, baka sakali, mabisto, mabutata, mapahiya. Ha? Sige bro, kung magbibisaya ka, magbisaya po ko paranin mo, usulod lang ni Suko lang dire. Binsayaon ka na ko. Sige na, pasok na, tagal naman eh. Yan, madali lang silang ibagsak, patulan mo lang, bagsak na yan. Kanina, dito lang ako, nagpiplay ako ng video, comment ng comment, banat sa comment. Ngayon pinansin na siya na wala na bigla. Oh. Ha? Wala na bigla. Ayaw tagda ng ilang comments, bro. Oh. Tama na napatawagon gyud aron makapangutan na sad sila. O makapangutan na sad ka. Okay, ang style kasi nila, sila lang yung natatanong. Pag sila tinatanong, ayun na, wala na. Bigla na lang matuliro. Mao na diha, paluma-luma og komento, mukakak man di ay. Fishy talaga ya words og anak sa yawa. Sorry Lord, no. Ayun na, tawag na. Yabang nyo mag-comment-comment dito tapos bibisayaan pa nga kita eh. Sige na. Mauna iti mailan sa pagka-keyboard warrior nga uhong. Straight to the point. Sige na. Ay, nakakapagod tong mga... Iyan nga, hindi ako interesante sa mga gaya ng ganito eh. No? Pag sila nag-video, yabang, ngiti, ganun. Pinatulan mo, bigla na lang yung takbo. No. Sabi nila, huwag niyong pasukin si Jando kasi namimera lang yan. Namimera. Eh di mag-live din kayo, oh. Sige. Gusto niyo, tawagan niyo ako, mag-live rin kayo dyan, eh. Para meron niyo kayo may content sa ano niyo, sa Facebook niyo. Sige na. Rehas na si Sarmiano, bro. Bahagang buntot. Si Sarmiano, yabang-yabang. Sabi si Sarmiano, manubag ta, kang bisan kinsa. Manubag ta, kamisan kinsa. Kahit sino daw magtanong sa kanya, sasagutin daw niya. Tinanong ko, hindi sumagot ni isang tanong ko. Tatlong tanong ko sa kanya, wala siyang sinagot. Una, ano ang kahulugan ng tatlong sungay na pinabagsak ni Little Horn? Hindi sinagot. O, pangalawa, yung pangalawang tanong ko sa kanya, ano yun? Ano yung fallacy na nagawa ko? Hindi rin nasagot. O, yung pangatlo naman, ano nga yung pangatlong tanong ko sa kanya? May ikatlong tanong sa kanya, hindi pa rin niya sinagot. Dami talaga niyang ano. Oh, Jesse Morida, salamat kay Brother Jando na akapirmi manalipod sa atong pagtuong nga Katoliko. Nawala bigla. Eh, ano na yun? So, sabihin, atin ang ituloy ang video kasi nawala siya eh. I-continue tayo ngayon. Okay, so proceed tayo sa topic. Wala lagi na bro. Ang pagdeklara, bro, kana bang? Wala lagi na bro. Muna akong point bro. Ano nga to Domingo? Ngono dito naman na itabo sa 336. Dili bro, first jury pa na itabo na. Oh, sa to pa mali din ang pagka-salting transfer sa 336. Dili ang itabo la. Ang netabo sa 2036 bro, ang deklarasyon. Sama tong kuamba,
pagka Diyos ni Kristo ba gideklara 325 AD, pero daan na siya nga Diyos. Daan na siya nga Diyos, ha? Pero ang pagdeklara, ay sa, pariwasas ako, pero ang pagdeklara, 325 AD. Wa nagpasabot sa pagdeklara nga si Kristo matuod nga Diyos, dito nagsugod ang iyang pagkamatuod nga Diyos. Diyos na siyang matuodaan before siya gideklara. Tagad sa, karo, nanitubo sa 336 AD ang pagdeklara. Pero sa wala pagdeklara na, si Bishop Ignatius of Antioch sa tuig 110, nagsulti siya, "The Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day." Sa ato pa, ang mga Kristiyano pa, tuig po, 110 pa lang daan, gadomingo na. Kanya, ay ko'y nagkuhan, kanang, ang pagbali, nagsugod sa 1036 AD. O saan mo itong ni Bishop Ignatius di ay nga 110 AD nga, "The Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day." Ay, di ba kayo anong panalibro ko? Di, ha? Ah? Ano na, nga inyo ang libro kasulti, di man na, kanang kasulti, ang ipunan na kamo. Di, naabot sa Bible, bro. Transfer, kana to bro, naabot sa Bible, bro. Kanang i-declare jo, kailahin mo nang gidiklara. Bro, naabot sa Bible. Na, transfer. Bro, naapot sa Bible, bro. Gusto ka Bible? Dile, dile, are, are. Ang gusto ko niya, transferred. Sa to pa, nagbalhin. Dili, lagi. Sa may diferensya ng transfer, de- kung nag-usap. De- deklarasyon na na. Deklarasyon na na sa Kuan, sa solemn, sa Council of Laodicea. O niya, bro, bro. Kanang Council of Laodicea, bro. Di ba na sa Bible, bro? Nang Laodicea Church, Iglesia sa Laodicea, di ba na sa Bible? Oo. Wala kay problema na pero ang pagtransfer akong gipangutan. Oh, ron, ron. Bro, bro, kay naaman sa Biblia. Bro, ay sa. Bro, kay naaman sa Biblia ang Iglesia sa Laodicea. Naana sa Biblia, ha? Kay na sa Biblia Iglesia sa Laodicea, iyan na ni Kristo nga Iglesia o dili? Wala kay problema lagi ana. Di iya ba ni Kristo? Na ang transfer. Bro, iya ba ni Kristo, bro, kay kung pangutana na back na purong transfer. Ang pangutana lagi bro. Kuan ba ang pangutana lagi ba kung ang Iglesia sa Laodicea kay naa man na sa Bible, motuo ba ka nga kang Kristo nang Iglesia o musupak ka kay kung motuo ka nga kang Kristo nang Iglesia wa man kay problema. Isa bro. Kay kung motuo ka nga kang Kristo nang Iglesia, therefore appeal sila sa gitagaan sa authority nga magbalhin magtugot inya ilang man gitugot nga ibalhin ang ang pagbalaan gikan sa Sabado sa Domingo na ni pagtugot ni Kristo kay niingon man si Kristo bisan unsa nga inyong itugot nya kay ilang man ang gitugot itugot ko usab sa langit magbuti ka ni Kristo ang gitagam sila pagtugot amari ari ara ko mangutana ang nahitabo ang transfer 336 di ba mamanasa. Kumingon ka bro nga ang pagtransfer diha lang nagsugod. Asa sa kumingon ka bro, bro. Di pa mamana gingon. Dili lagi na mo yung pagsabot lagi ni bro. Dili mo bro kay og mangutan na kuno mo di mo katubag. Kanang balong transfer sa to pa gibalhin. Dili deklarasyon lang na bro, deklarasyon lang na siya bro nga pinagi sa Council of Laodicea gideklara nga gitransfer. Amino lagi. Di mo tama kasi nabog ko si Kagsapaw niya. No? Ang sa Council of Laodicea, ilang gideklara nga gitransfer ang balaan sa Sabado nga to sa Domingo. O niya, dili mo na, wala mo nagpasabot nga diha nagsugod. E kumingon diha nagsugod o sakon man nimo pag-explain sa ako ah, nga si Apostol Pablo, ang mga Kristiyano, magsantasin naman o Domingo. Wama tayo sobrang ka na Santa Sina, bro. Oh, wala kayo sobrang. Ang pangutana. Ang pangutana, bro. Ang pangutana. Unsa mga adlaw di ang mag-Santa Sina ang 70 Adventist, di ba, Sabado man? Depende, bro. Kahit paghandom raman, ha. Oh, karo, pangutana. Naabay na hitabo ninyo, bro, nga ng Santa Sina mag Domingo. Depende na sa kasabot. Dili, may pangutana. Ang pangutana ba? Pangutana ba? Naabay na hitabo sa Seventh-day Adventist nagsantasina og Domingo.
Depende na sa kasabutan, bro. Hindi na, wako na lang dipis kasabutan. Bro, wako na lang dipis kasabutan. Ay, kaya, ako na ba, naabay na hitabo. Ang Christian ay mag-vota na, bro. Bro, di ba? Ang Christian ay vota na. Ako na ba, naabay na hitabo. Wala na siya ni Christian at Domingo, Diyos. Di na may pamutanan ako. Ako na ba, naabay na hitabo. Kung nain na hitabo, kaya dipis kasabutan, nain na hitabo, ina lang na, ah. Tana, naabay na hitabo. Sa Seventh-day Adventist, nagsatasin ng Domingo, naan na hitabo, ana, wala. Depende lagi na. Lagi kay depende man ka. Lagi kay depende man ka, bro. Depende man ka. So naabay na hitabo o wala? Ay butang na to, nay na hitabo. Okay na, okay na nay hitabo. Kay na kay nay na hitabo sa ato pa unsa man yung rason nganong magsanta sa naman mo og Sabado? Oy, depende lang na mag-vote mig Sabado o Domingo ba no? Unsang taong to? Sige, kumo na inyo ha. Unya karon kung na, kung tinuod nga sa 336 pa, bro. Kung tinuod nga sa 336 pa nagsugod ang pag-transfer, unsaon na pag-explain karon kining sulat ni Bishop Ignatius ni atong Tuig 110 sa iyang sulat sa mga Kristiyano sa Smyrna na nag-ingon siya nga mga Kristiyano was no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day. Saan na pag-reconcile mo ron? Paliyo ko na kung reconcile ani bro, big imo ra contradict sa imong pamahayag, bro. Okay, naana po yung nag-comment na pod, no? Naana say nag-comment na pod dire nga si Christopher Goyo. Christopher Goyo. Re, panawag dire dong. Ito naman yung nagyayabang na ano daw na CFD daw na nag-SDA. Sige, pasok. Sige, pasok. Kasi yung inyong pinagyayabang na si Condino na inatrasan daw ni Brad Sok, nilampaso ko na sa Cagayan. Sige. Hey, Christopher Goyo, sulod ka rin na yun. Panawag, na yung number, no? May number sa screen, ha? Yan, tawagan mo lang yan, 0963-533-2807. Oh, yung number na yan, tawagan mo ko ngayon dyan, pasok ka na dito, Christopher Goyo. Yan na, mag-showdown tayo. Lalabas ko ang dahilan kung ba't ako nagkatoliko, ang reason, si Kristo ang founder. Ikaw naman, ilabas mo naman yung founder ng SDA, ba't ka nag-SDA? Sige, alika. Sige na. Itong mga SDA na to, pag naiipit talaga na may personal, alam nyo yung katawag kong yun, sa una okay naman siya kausap pero habang tumatagal pinagtutulungan din ako. Sumali na yung asawa niya, sumali na yung mga kasama niya sa iglesia, pinagtulungan na ako. Sabi ko, ano ba nun to, pati ba naman kayo pagtutulungan din ako? Tabangan bago ninyo abi ko manig sa laing lugar ako, tabangan hasta buli sa tawag, tabangan buli ko. Sige na, Christopher Goyo, pasok ka na rito. Tagal naman eh. Ito sinasabi ko sa inyo. Ang Seventh-day Adventist, once a week lang tumutupad sa Sabado pero araw-araw nilalabag ang ikawalong sugo. Ikawalong utos. Na? Ano ikawalong utos? Huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa kapwa mo. Araw-araw yan nilalabag ng mga Seventh-day Adventist. Ngayon ni Christopher Goyo, ako ba na may pagbintangan na lasing na naman ulit? Anong lasing na naman ulit? Paano ko malalasing? Hindi naman ako umiinom. Ha? Tinan nyo ha? Paano ko malalasing? Hindi naman ako umiinom ng alak. Bigyan nyo ako ng Diyos, iinumin ko yung Diyos. Diyos ha? Diyos na gaya ng tang ito clock. Gusto nyo, sito eh. Oh, nasty iced tea, okay sa akin yun. Ha? Pero pag naamoy ko yung nasty iced tea nyo na may amoy alak, hindi ko inumin yan. Eh, Christopher Goyo, nakalabag na naman ulit. Pinagbitangan naman ako lasenggo. No. Christopher Goyo, nakalimutan mo ba yung sinasabi sa Santiago dos Jes? Usa ka bahin lang sa kasuguan ni mong malapas na lapas na ni mo ang
tanan. Sige, mga sabadista, pagbintangan nyo pa akong lasinggo, walang kautusan na naman na natupad ninyo. And then, tanda nyo, ah. Unang utos, hindi sila nagkaroon ng ibang Diyos, ah, natupad nila yun. Di sila gumawa ng larawan ng mga Diyos-Diyosan, ah, nagawa nila yun. Igalang nilang kanilang mga magulang, nagawa nila yun. Nangilin ng sabat, nagawa nila yon. Hindi sila pumatay, nagawa nila yon. Hindi nang alunya, nagawa nila yon. Nagbintang ng kasinungalingan, ay nagawa nila yon. Ano nangyari? Sa Lunes, anong araw ngayon? Ayun ay araw ng Biyernes. Sa Biyernes, wala, labag na lahat ng utos ni Goyo. Nalabag na lahat ng utos ni Christopher Goyo. O, bukas, Sabado. O, sige, Sabado. Mangingilin ng Sabat. At tupad na naman ulit. Maya-maya konti. Sabi na naman, dyan do, lasinggo ka. Nakasala na naman. Awa na, labag na po lahat. O, paano ngayon yan? Bukas, nagkasala naman ulit. Dyan do, lasinggo. As, nakasala. Ibig sabihin, sa loob ng anim na araw, walang kautosang naganap. Walang kautosang natupad. Sa ikapito, nagsabat na sana. Pero sa hapon, nagbintang ulit ng kasinungalingan. Ibig sabihin, 7 days walang kautosang natupad ng mga Seventh-day Adventist. Yan. Sige. Tawagin nyo pa akong lasinggo. Magkakasala ulit kayo. At pag kayo nagkasala, wala na namang kautusan ang natupad ninyo. Bakit? Santiago dos Jes, ang paglabag sa isang bahagi ng kautusan, nalabag nito ang lahat. Na sa araw na ito, nalabag ni Christopher Goyo ang lahat ng kautusan. Bakit? Tinawag niya akong lasinggo. Ah, 7 day lies, sabi ni Sam de la Cruz. Sige, tawagin niyo pa akong lasinggo. Ay, pabor sa akin yon. Bakit? Nagkasala na kayo. Ibig sabihin, i-res yung pagbantay nyo ng Sabado. I-res yun. Akala nyo, hindi ako kayo nagsisinungaling ako at ipakita ang laturang Biblia. Ano sinasabi sa Biblia, Santiago dos Jes? Basahin ko muna sa wikang Bisaya. Ano sabi dito? Eto. Kay ang naglapas bisan usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Si Christopher Goyo, once a week lang yan nag-o-observe ng Sabat, pero everyday nilalabag ang Earth, Earth noon, 8th Commandment. Ha? Everyday nilalabag ang 8th Commandment. Ano yung 8th Commandment? Basahin natin, ha? Exodo 20:16. Anong sabi dito? Ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Hala. Sige, mga Seventh-day Adventist, tawagin nyo pa akong lasenggo. Magkakasala kayo niyan. Enjoy na enjoy kayong mang-asar. Sige, asarin nyo pa akong lasenggo. Magkakasala kayo niyan. Yung pagsasabat ninyo, basura na lang yun. Straight to the point. Ano? Mga 70 Adventist, sige, pagbintangan niyo pa ako. Continue. Straight to the point. Sige. Continue pa kayo. Pagbintangan niyo pa ako, lasinggo. At lahat ng utos na labag niyo na. Straight to the point. Oh. Ano? Mga Seventh-day Adventist,
Ito mga ito ang tatapang sa comment section kapag inayayahan mo takot. Mo man si Alvin Sanchez ay giingnan ko nga mga buang-buang daw ang mga pare nato. Ha? Unya ang iyang ipakita nga batasan mo ang yawan on. Mo lagi na. Pero yung pare natin, anong ginawa na pare Darwin, anong ginawa pare Darwin? Nagpaaral ng mga scholar. Oh, Alvin Sanchez, nagawa ba yan? Wala. Pare Darwin, na sinasabihan niya na buang-buang, nagpapakain ng maraming tao, kasama na ang buong pamilya namin. Nagawa ba ni Alvin Sanchez yan? Baka hindi niya napakain yung kanyang mga pamangkin at mga apu-apuhan eh. Oh. Yung aming pari, sinasabihan niya na ano, sinasabihan niya na buang-buang. Oh, nang may mga natulungan, pinansyal o moral. Nagawa ba ni Alvin yon? Wala. Straight to the point. No? Mga SDBT Adventist, sigyog, dalawag, away, money meaning sa SDA. Straight to the point. Sabi ni Lizel Pielago Camdol, Sos, ang dami dito sa amin na SDA, lasinggero, kaya lang sa bahay na lang sila naglasing. Straight to the point. Yung nga, yung aking sinasabi, yung mga kasama ko dati sa SDA, kapag nasa vigil lang kami, may katabi na rero sa gilid. Oh. May katabing red horse. Yan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Basta SDA talaga pala away yan. Oh, nawala si Christopher Goyo kasi pinansin ko na. Sino ba naman si... Mas matapang pa si Dante De La Cruz, tinawagan ko pa. Sumagot. Mauna sila mga bakakon, walay mapili anang mga SDA. Pulos bakakon, walay tinuod. God bless bro Jando. Sabi ni Intel, Augis Purakan, Agoy, nice one. SDA, sige dalag-away. Sabi naman ni John David Villamir Mahinay, mag-inuman ng SDA bro, tapos pulutan baboy. Oh. Ano, mga SDA, nasaan na kayo? Ba't kayo nawawala? Nice day, dire sa mga bro nga nagsigi og uwang na tong katoliko. Karon kay akong gi-stock iyang mga photo sa kita kog nagsugba siyag nokos. Nga gi-ingkit pa yun niya. Sindi ko bro, sindi ko bro Mars. Sindi ko. Sa kwan. Ato lang isend sa kwan bro sa Brad Jando Alabado na Facebook. Kimoto kong public account. Nancy Valenzuela Eo. Hello, good morning, Brother Jando watching from South Korea. Eh, kaya atong ipo sa kwan, ato ipakita sa live ang naong sa Sabadista nga nagsugba og nokos, nagiingkit pa yun niya. Straight to the point. Oh, ang mga protestante o mga nagrebelde sa simbahan nga tinukod ni Kristo, iyan na sila sa yawa. Oh, sige na. Asa na si Goyo? Si Goyo, may abang to sa kanya mga video. Tapos dito, tawagin ko, takot. At, remember ha, thank you sa nag-donate sa atin ng signal booster. Meron lang akong pantawag sa cellphone. Kapag mag-live si Bacalares, sana hindi siya malibadbaran sa akin. Tuwing mag-live siya, tatawag ako sa kanya. Tuwing mag-live siya. Kaya, aabangan ko na bawat live niya para papasukin ko tuwing live niya. At sana, hindi siya magsawa na entertainin ako. Mabait naman ako eh. Yan lang, huwag niya akong tatanungin sa hindi ko inisyo. Kaya pag gaya nung tanong niya ako, yung tao galing sa Onggoy, ano pakialam ko dun? Main topic ron ng SDA ron. Bro, labi ni bro Eugene Pellegrino, Bernardo Gapo. Ha? Paggabi eh. Asa to? Sa live niya o debate nila paggabi nila ni Dan Maasin.
SDA sobra duwag nila, ha ha ha. Oh, nice, big help sa iyong program po. God bless you. Sige na. Naku, ano ba naman to? Mag-iisang oras na, wala pang isa yung mapasok. Ay! Asan na kayo? Grabe. Seriously? Ganyan kayo katakot? Uy! Hindi naman ako nangangagat, ha. Sharing lang naman. Dialogo lang naman. Hindi naman masama yung dialogo. As long as nakafocus ka sa paglabas ng katotohanan. Pero kung ang sadya mo lang naman is maipit mo sa isang argumentong fallacy naman, hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun. No? Kasi ako, pag ako nagtanong, logical yan eh. Tinan nyo, yung mga dialogo ko, puro logical. Walang fallacy sa mga tanong ko. Walang fallacy. Nawala si Goyo kasi pinansin ko. Tinan nyo, mamaya, mag-play ako ng video. May meron naman papasok sa balisa naman at mag-comment. Pag tinawag ko, biglang wala. Hindi nyo na ako tawagin ditong the terror of SDA. Straight to the point! Hindi nyo na akong bansagang Jando Alabado, the terror of SDA. Straight to the point! Eka na, kung talagang wala talagang lalaban. Pero ang iba kasi dyan, nakatago lang eh. No? Ayun na! Nasa screen na yung number ko. May load kayo? Tawagi ko. Kung wala kayong load, pa-load kayo. Para tawagan nyo ako. Ayan. Sige na. Tayo na lang natin. O, ating ibalik yung ating video. Baka sakali na mag-ano siya. Eto. Kaya nga yung gibasa ron, iaharap ng istorya. Siya, yung istorya, yung history man eh. Bro, tabog yung mismo. History ni bro, isearch ako dyan ha. Letter, bro, isearch ako dyan sa mga Google, bro. Letter of Ignatius to Smyrna. To the Christians of Smyrna. Tanaw ako dyan. Kung sa tuwigan na gisulat? Sa? Gisulat na 110 AD. Kana bang ako gipangutanan ni mo? Mili na nakatuwa ni mo nga gibalin ni Aton 336. Kailay man ang gideclared. Huwag ka nang gibalhin. Gilahe, sa bro. Sa papas, huwag pa ibalhin. Hindi gito. Huwag pa gito. Ako, nagtuo ko, bro. Nagtuo ko, bro. Bro, nagtuo gali ko, bro, nga insakto niyang giingon sa mong catechism of, convert catechism of Catholic doctrine. Insakto ni siya, pero dapat dili siya mo contradict sa realidad. Kaya ang realidad, bro, 110 AD pa lang nagsulat na si Bishop Ignatius nga mga Kristiyano was no longer observing the Sabbath. Kung magbuot-buot ang interpret sa convert catechism nga na, sa 336 nagsugod, malutaw nga imong gi-reject ang una pang nasulat ni Ignatius, aron lang kamo insist sa imong private interpretation ani nga catechism. Di man na mao. Dapat dili ka musukwahi sa ubang nasulat. Karon ang nasulat 110 pa lang naanay nagsulat nga ang mga Kristiyano was no longer observing the Sabbath. Onya ingon dire 336 gi-transfer. Sa ato pa ang pagdeklara na itabo 336 pero daan na siya nga gi-practice. Kana ganing gisulti nga gi-transfer sa ato pa sa wala pa mas transfer dili na Domingo. Sige mga tanong ko nimo. Unsa ko nimo pa explain karon kaning kwan bro? Kaning letter of Ignatius to Smyrna. I-explain do ni be. Pare, ikaw go nagbasa man kag history kanang inyong libro kay mo i-gisulti tinuod. Di ba? Usa kaninyo libro. Di ba? Usaon. Bro, usaon man nimo pag Bro, di tama kasi nawod bro, kung sige ka insist sa imo ako galing mo, hindi ka man ba pangutanon ka? Di ba minama ko ni Hagod, transferred. Wala gina. Sa to pa, so, 36, so wala pa ang 36, wala yung transfer na hitabo. Wala yung transfer. O niya, saan niya pag-explain ka ng game on din eh, bro? Bro, saan man niyo pag-explain?
Kining ingon ni Bishop Ignatius sa iyang iyang letter to Magnesians, tuig 110 niya, ingon siya, "If therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day." Matod pa ni Bishop Ignatius sa mga Magnesian, ang mga Kristiyano sa Magnesians, ang Kristiyano no longer observing the Sabbath. Kung ang Kristiyano no longer observing the Sabbath, ngano nga i-insist mo sa mga Seventh-day Adventist nga Sabbath keeper ang mga Kristiyano before ang 336 AD? I-reconcile doon, abe. Sige, reconcile ko na na. Ayaw mo pangutahan, anak, kaya rita sa polong kaya. Hindi, nangutahan ako ni mo, anak. Kaya nga naman, ang imong interpretation, sukwahe sa realidad. Di mo kumusukwahe sa realidad, kimaman niya mo, ha. Naatanggol ka, nagtuuan ang imong gibasa ron nga, kinsa na to, na nagsulti. Huwag ka kailan ni Bishop Ignatius sa Antioquia. Bro, wala ka ba lobro si... Bro, wala ka ba lobro nga si Bishop Ignatius, obispo ni sa Iglesias Antioquia? Okay. Kung nagsulti man si Ana, nga anong inyong libro? Nagsulti man na transfer. Ingumbitaw ko nga pagdeklara. Sige, atong sumpayag laing world history. Sumpay ko laing world history, ha? Wow, laing world history. Apan pala akong laing... Bro, ang magtuon dali, bro, dili magpili-pili, cherry picking fallacy mo nang pili-pili. I-reject kang ubang ebidensya kay dihala kasi mong gustong tuohan. Tama god, ato mo mo base sa world history. Natural bro, kay ang mga panghitabo sa kasaysayan, bro, na i-record man na, bro. Ala nga mag-reject nimo to kay unahon ta na imo ang private interpretation. Dili oi. So, dili oi. Dili na ang imong transport. Dili na ganan declare yung transfer, pareho nagsabot. Mao ginagali ingon bitaw ko, ang transfer nagkahulugan diya ang pagdeklarara na siya. Pero ang pagbuhat gyud, wala pa 336 gibuhat na. Ubitaw na kay kung magtuman kasi imo kagalingong interpretation, masalikway nimo ang ubang kasaysayan. Pananglita ni ingon dire. Pili kay akin yung gibalikon, anyong pagtuo man sa. Ara. Ingon dire. Sa. Basahon nako, ha. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 109. Tagad sa. Nana po'y nag-comment na po din yung Seventh-day Adventist. Sige, Seventh-day Adventist. Sulod. Si Connie. Si, alam? Randall Canton. Sulod bro. Alay, sulod bro. Tawag na ay... cellphone number sa kuan bro sa kanang kuan cellphone number sa screen, tawag karon dayon dali. Sige na, tawag na. Sige na, nana ko dire. Mayra mo comment ha, niyo hindi mo munawag. Sige na. Tawag dayon, dugaya oy. Okay, nag-message dire, bro, taga Sarangani ko, bro, Marlon Pelinyo. Uy, ka, sili, kuam din, panitin din ni kuam din, ni Francis Pelinyo. Silingan na mo to dire, bro. Adi, ora! Alam eh, kaya yung ipakita na ako. Ha? Sige, ato ni pakita sa screen karon. Oh, sabadista ni bro, sure ka na mali kita to. Naamang guni siya ay dami akan bro nga sa side o daot na tong katoliko. Sa dihang ako siyang giingnan nga ingon nagsunod mo sa sugo, kaon mali kag pusit. Ha. Emo na bilyana name sa Facebook bro, diha na ako nakita iyang mga pic. Okay, to ara. Kaonog ka ng kwan. Sige na, Randall Canton. Tawag na dayon, dali na. Gaya, oy. Di na, kay mas lamig yun ni Kuan, kaning
madungogda ka din ako, intertino ng imuhang comment, tawag na! Sige na! Ipakita, bro, para mabulabog. Well, yo, kay gahukas magsinina agad, lain kita naon. Hindi ko manig. Pag sinina ni, ayun na lang eh. Mahimo ta ng poor adults. Pakita ko na sana. Kaso wa may sinina, mahulog ta ng poor adults. Ako na ni pakita sa kan ng mga sabadista ba na umiingo ka nang wala sila nagkaon. Ako ni pakita ni bitsura ni. Thank you sa ano, bro Mar. Di na ko siya mapakita sa live kasi ano, why si Nina, no, ma-issue on to diri sa MTRCB for adults only. Straight to the point. Eh, kuan bro, ikat niya, butang niya yung smiley. Kulbaan siya bro, kulbaan. Oh, Randel Canto, nasa naman ka? Nawala. Ano ba naman to? Oh, itawag na mo. sabi ni Cherry Tejero Sumanteng, sanina e usa bro, yahay. Sanina e usa bro, may mo nag-check si saninaan. Oh. Yeah. Oy, Randall Canton. Nawala na. Huh? Good morning bro JD, tinuod good bitaw bro JD, umiinom mo na sila mga SDA. Ako dati nakapuyo sa mo aparente na SDA, dua kabulan mo adto na sila sa amo balay. Namista sila kauban sa iyang brother na four square, umiinom man sila og ilim nun, makahubog, musabay og kaon. Ang SDA sa mo katoliko og four square nga na ay baboy sa lamisa, dili lang siya mupunit. Oh, okay raw lang, basta musabay siya kaon ninyo. Bala ko di mo punit sa subay sa kaon ninyo. Ang problema dyan, kung hindi mo sabay kaon, ay maglain o kaon. Straight to the point. Murag barbidal bro, ikahuman edit. Sige na! Nawala. Dave Asusenas, Alvin Sanchez, gipakaon niya iyang tulo ka anak. Tulo ka anak sa nadawat niyang mga limusikan sa simbahan niyang isda. Nangaya ko si mong comment sa giingon sa Santo Papa nato nga out nato di ay abi na ako ni lahi ning tinuhuan. abi sabi niya Santo Papa nato ay di katoliko di ini. Abi ko man yog lahi tinuuhan ni. Ay bro Randel, sinsya na ka ha, abi na og lahi tinuuhan. Katoliko raman di ay. Ingon siya, nangayo ko sa imong comment sa giingon sa Santo Papa na itong tao ra si Kristo. Di na tinood bro. Kay may tao ra si Kristo, sukuhay na sa ito ang fundamental dogma. Kung salungat na sa fundamental dogma, pwede na siyang ipakick out. Di na totoo yan. Mas maganda sana kung merong ano, pastoral letter from the Pope na kung saan nakalagay doon na sinasabi ng Pope mismo na si Kristo ay tao lang. Ganon. Kung merong pastoral letter. Pero kung meron lang reporter naglagay na sinabi doon ni Pope yun, hindi ako niniwala doon. Sinungaling yun. Hello? Oh, Brother Gento. Oh, hello bro. Oh, si Randel ni. Oh, si Randel din eh. Ah, abinakog ka ng... Kanang abinakog lahat tinuuhan. Katoliko na day ka bro. Katulad ko ko. Oo. Paminaw, hindi pa ko need, dapat mo tawag di mo. Mm. Kaya nangayon, alam ko sa ibang comment. Pwede ka makamusult yun ta. Pero ibang akong gadget nga katawagon, so yung tawag ko ni mo. Pero dili pa di tayo na makidibate ko. Kaya katulad ko naman. Oo, dili. Ang akong pagkutana, hindi nga lang atong Santo Papa,
nga dili espiritu si Kristo. Tao regod ko no. Dalin nga naman ito INC, unsa imong comment. So, pwede wala. Potlon ko lang eh, ha. Kailangan ko bisita. Ha, pwede lang kayo. Sige, sige, bye, bye, bye. Abi. Comment rin mo, bro. Comment rin mo. Okay, okay, okay. Abi, manako ka ng line tinuuhan. Katulik ko rin de giapon. Tulik ko rin, binog line tinuuhan. Okay, nga ni. Ano ang giingon? Kaya sinasabi nila na si Kristo ay hindi espiritu. Di totoo yan. Meron akong video niyan, ano? Meron akong video niyan. Tapos, kasama pa namin dati si Father Gilbert nun. Father Gilbert Ambrosa. Nung lumabas ang video na yan, pinakita ni Eli Soriano yan. Sinagot yan ni Father Gilbert Ambrosa kasi nakakaunawa yun ng wikang Italiano. Pinaliwanag niya, hindi yan ang sinabi ng Santo Papa. Yung mga iba kasi, nag-iinit kasi ng mga subtitle, ginagawa nila ng gano'n na hindi daw espiritu. Tao lang, walang sinabing tao lang. Mayroon akong kopya nun eh, sinagot yun ni, ano, ni Father Gilbert Ambrosa. Pero, pag sinabing tao lang, it's against yan sa ating, ano, sa ating fundamental dogma. Ang masusunod, ang fundamental dogma, ang magisterium, hindi yung Santo Papa. Kapag Santo Papa nagsalita against sa dogma, pwede na siyang i-report. Pero pag walang report na nangyari, ibig sabihin, mali yung nai-report ng naturang video. Mali. Yung Santo Papa na nakasuot ng kulay orange, yun ba tinutukoy nito? Teka ha. Meron akong kopya yata nun eh, nakalimutan ko lang, no? Eh, try natin dito na ipasok yung linya dito sa kabila. Try ko lang i-search, ha? Kung nandito. Nung binanggit ni Brother Randall kanina na ano, na Santo Papa nato, doon ko na ano, katoliko lang pala, kala ko taga-ibang sekta kasi yung ano, yung unang comment kasi parang tunog na ibang relihiyon. Pero, kasamahan lang pala sa pananampalataya. Katoliko rin pala. So, no need nagdebate kasi pa kapwa katoliko. Okay, no? Tingnan natin dito, ha? Video reference. Video reference. Meron yata ako dito, eh. Video reference. Wait lang. Video reference. Video reference. Saan hindi nawala yun? Video reference. Ito, Pope ba yun? Pope. Ang dating daan, Soriano, lakas sa pera, pasalamatan, members, contradiction, tanong mo kay Soriano. Itanong mo kay Soriano, wala rito. Contradiction, wala rito. Debate, wala rito. Members, wala rito. Teka, dito kabila. Po. Wala yung kopya ko ah. Wala yung kopya ko nun. Sinagot ni Father Gilbert yun eh. Wait lang ha. Sinagot ni Father Gilbert yun. Father Gilbert Ambrosa. Okay. Nawala yung kopya ko. Sayang. Sinagot yun ni Father Gilbert Ambrosa bro. Hindi yan ang pagkahulugan ng Pope. Kasi kung yan ang pagkahulugan, dapat sana ni-report na siya ngayon. Tiniwalag na. Bilang Pope. Pero hindi nangyari yun bro. No? Tsaka sa Biblia, si Kristo nagkatawang tao. So, hindi talaga siya tao. Basahin ko ha, Biblia ha. Sabi sa Biblia, Mateo 1:14, sabi ganito, naging tao ang salita. Naging tao. Kung sa ang dating Biblia pa ito, sa 14, ang sabi ito sa 14 is, teka, 14. 14.
at nagkatawang tao ang verbo. Hindi pwede magkatawang tao ang talagang tao na. Hindi pwede na magkatawang tao ang talagang tao na. Kaya siya may katawang tao kasi talagang nagkatawang tao siya. Tingnan nyo ha, Hebreo, Jes 7 ng Hebreo sabi. Kaya sinabi, teka, ating simulan sa 5. Dahil dyan, nang si Kristo napalito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan. Ano daw? Inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sa madaling salita, dito, nagsasalita na si Kristo, wala pa siya sa loob ng katawan. Hindi pa siya nag-i-incarnate. Pag sinabi kasing incarnate, naging tao. Kasi ang reincarnate, muling naging tao. Pero siya, hindi naman siya muling naging tao. Talagang naging tao si Kristo. Kaya ang tawag dyan, incarnation, naging tao. So hindi talaga siya tao. Bakit? Nagsasalita na siya, hindi pa siya naging tao, nagsasalita na siya. Paano ngayon yan? Oh. Ano ngayon mangyari yan? Sabi pa ni John the Baptist na si Kristo mas nauna sa kanya ng mahabang panahon. Ito, John chapter 1 verse 30. Oh. Sabi niya dito, he is the one I was talking about when I said, soon a man far greater than I am is coming, who existed long before me. Mas matanda si John the Baptist kay Kristo. Mas matanda. Biblical. Kaya ako naniniwala, mali ang unawa ng mga INC doon, bro. Mali ang unawa ng mga INC doon. Dahil kapag pinaniwalaan ng mga INC yon, ibig sabihin, nilalabag ni Pope Francis ang Biblia mismo. Ha? Sabi ni John the Baptist, he is the one I was talking about when I said soon a man. Isang tao. Ha? Isang tao na nakahihigit sa akin ay darating. Siya ay umiiral na ng mataas na panahon bago pa ako ipanganak. O paano mangyayari yan? Yan bro ha, sabihin mo doon sa INC na nakausap mo, kung tama ang kanilang unawa sa pagkakasabi ni Pope Francis, lilitaw na nilalabag ni Pope Francis ang Biblia. Kasi maliwanag sa Biblia, bago naging tao si Kristo, umiiral na siya. Bakit? Mas matanda si John the Baptist sa kanya ng 6 na buwan. Unang pinanganak si John the Baptist, June 24. Saka pa pinanganak si Kristo sa December 24. At dahil midnight na yon, nalagyan 25 na. No. Soon a man is far greater than I am is coming who existed long before me. Matagal na siyang umiiral. Bago pa ipinanganak si John the Baptist, umiiral na itong sinasabi niyang taong darating. E ano siya nung hindi siya espiritu? No? Yung sinasabi ninyong video na sinabi ni Pope Francis, Jesus is not a spirit, sinagot na yun ni Father Gilbert Ambrosa. Oh, di ko lang matandaan kung saan ko nilagay yung ano niya, yung kanyang video na pagkakasagot niya doon. Kasi sinagot niya na yun. Jesus is not a spirit. Is
not a spirit. Ito, ito ba tinutukoy mo, bro? Ito, pakita ko, ha? Pakita ko, ha? Yung Jesus is not a spirit. Ano ba to? Ito, pakita ko lang. Ito? Si Kristo raw, hindi raw espiritu. Omo raw, tao, aman. San mo nabasang hindi espiritu si Kristo? Kaya nga nagkatawan tao, espiritu yun. Hindi nga makikita kundi magkakatawan tao eh. Oh. Wala namang sinabi. Si Soriano lang yung nagsalita dun eh. Ating ulitin. Si Kristo raw, hindi raw espiritu. Omo raw, tao, aman. San mo nabasang hindi espiritu si Kristo? Teka ha. Tingnan nyo na sa komento. Jesus is a person. A man. Is Jesus a person? Yes. Is Jesus a man? Yes. May sinabi ba dyan, Jesus is a man only? Or Jesus is only a man? Wala naman ah. Pinaliwanag to ni Padre Gilbert Ambrosa. Ano? Pinaliwanag to ni Padre Gilbert Ambrosa at siyempre, nakakitindi ng Italiano yon. Na ipaliwanag niya sa amin ng tama. Na ang ibig sabihin pala dito, si Jesus nagkatawang tao. Yun. Hindi sinabi na siya ay hindi nagkatawang tao. Tama. Jesus is a person. Persona si Jesus Christ. Wala naman kaming total doon. Tao siya. Yes, wala kaming total tao siya. Pero hindi tao lang. No? Meron pala ako noon, pero ano pala? Yung video ko na sinagot yun ni Padre Gilbert, di ko na i-dokumento. Kung na-dokumento ko man, di ko na matanda kung saan ko nilagay. Sa dami ba naman ng mga files ko rito? Basta, ang nasa video na nakita ko rito, Jesus is not a spirit, ano lang, picture lang pala. No? Picture lang pala. Tama siya na ano na Jesus is a person, Jesus is a man. Pero sabing Jesus is not a spirit. Hindi yan tugma sa dugma natin, bro. Tandaan, hindi yan tugma sa dugma natin. Ang dugma natin, si Kristo ay Diyos. Pag sinabing Diyos, ang Diyos ay espiritu. Ba't nagkaroon ng katawang tao? Kasi nagkatawang tao. Ganun yun. Pag ginagamit yan ng INC, tapos pinalitaw niya na talagang sinabi yan ni Pope Francis, lilitaw, dalawa na silang lumalabag sa Bible. Oh. Kasi ang nasa Bible, si Kristo, nagkatawang tao. Hindi siya tao na talagang tatao. Kasi yung kita, tayong tao, tayo umira lamang nung tayo pinanganak ng nanay natin. Pero, before tayo pinanganak, nung tayo umiiral eh. Hindi tayo umiiral nung di before tayo pinanganak. Tayo umiral lamang nung tayo pinanganak. Pero before tayo pinanganak, di tayo umiiral. So, hindi gaya ni Kristo, umiiral na siya before siya pinanganak. So, talagang si Jesus Christ is Espiritu na nagkatawang tao. Yun ang aking komentaryo, bro. Sana naunawaan mo yung Brother Randel. Akala ko, taga-ibang sekta. No, kala ko taga-ibang sekta. Yun pala. Nung nabasa ko yung sabi, Santo Papa Nato, doon ko na ano na, ay, Katoliko pala to. Katoliko pala. Okay. Sabi dito ni Jonar, dili basta tao atong bata pa siya, kay dili pa tao ang bata, ingon si Bacalaris. Para niya. Pinaliwanag yan ni Kaburnok. Napanood nyo? Paliwanag ni Kaburnok patungkol sa bagay na yan? No? Diyan do, sa unawa diyan, sasabi ng Santo Papa natin, tama naman yun, bro, na tao si Kristo kasi nagkatawang tao siya. Pero ang pagka-Diyos niya, hindi nawala. Tama na, bro. Tama, bro, na hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Nasa Biblia yan. Basahin ko sa Biblia, ha? Unahin ko sa Bisaya. Kasi sa Bisaya, kasi maliwanag baka kasabi. Sabi ganito, Colossians 2:9. Sabi sa Bisaya ganito. No.
ang tinuod si Kristo na himong tawo, apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So, tagalogin natin yan, ang totoo si Kristo naging tao. Pero ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Yan ha? Ang totoo si Kristo naging tao, pero ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagiging Diyos. So talagang tao siya na Diyos, tao na Diyos. Hindi siya tao lang. Wala namang sinabi si Pope Francis na tao lang. O, at saka ang mga INC, hindi naman ang INC, niniwala mga INC na ano siya, espiritu siya. Espiritu na nagkatawang tao. Niniwala ang INC doon. Ang hindi lang nila matanggap, yung sabihin mo na Diyos siya, nagkatawang tao, hindi nila matanggap. Kaya nga, sa kanila, at ang berbo ay banal. Ano yung ginagamit nila? James Murdoch ba yun? O James Moffat? Nakalimutan ko tradisyon yung sabi doon. At ang verbo, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay banal. Yun. Ano, James Murdoch ba yun? O James Moffat? Nakalimutan ko lang ano yung kanilang ginagamit doon na version. Pero sa Greek niyan is Theos. Kay Logos en ho Theos. Theos sa Tagalog, Diyos. No? Iba rin yung ano yung banal sa Grego. Iba yung Theos. Okay? So hindi ko matapos-tapos yung video na piniplay ko dahil pag may nag-comment na SDA, ating iniimbitahan na pumasok, SDA, mas na talaga SDA talaga katalakayan. Alam nyo kung bakit SDA ang gusto ko makatalakayan? Kasi sila, walang pakundangan sa pagtira sa ating Katoliko. Sa kanilang mga post, dami na nila. Ginagawang content si Padre Darwin, ginagawa nilang gatasan si Padre Darwin sa mga video ni Padre Darwin. Tayo naman, rebat ng rebat. Kaya mas maganda na lang, nakakatawad kasi minsan mag-rebat eh. Mas maganda na lang patawagin natin, tawagin natin. Sa kaso nga lang, wala tayong number nila. No? Mahirap naman tayong mauna tawag. Kasi pag tayo maunang tawag, baka nasa trabaho, nakadistorbo pa tayo. Mas maganda sila yung unang tumawag. At huwag nilang sabihin sa akin na nasa trabaho sila. Bakit? Updated pag nag-comment eh. Trabaho ka, nagsiselfon ka, bawal yun. Ha? Bawal yun. Okay, at mahaba-haba lang record ko ito. 1 hour and 23 minutes nang na-record ko. So, yung buong video na lang na nagalaro talakayan, ipopost ko siya sa punto por punto bisdak. Panoorin nyo na lang doon kasi Bisaya yun eh. Panoorin nyo na lang doon. Ang hindi ko lang makalimutan sa talakay namin yon, hindi niya alam na meron palang anticipated mass. Hindi niya alam na meron pala tayong anticipated mass kasi siya ay nakananinirahan sa bukid. At hindi niya kalaman naranasan ng anticipated mass. Yun ang ano namin yun. Hindi ko makalimutan. Sabi ko sa kanya, hindi po kit hindi mo naranasan ng anticipated mass. Mo sabihin sa akin na hindi ugali ng Katoliko ang magsimba sa anticipated mass. Ang daming tao niyan. Daming tao. Okay, so mahaba-haba na yung ating na-record, no. Salamat doon kay ano kay Randall, pinaliwanag niya sa akin na pareho pala kami Katoliko. Kumbaga, gusto niya pagkomentaryuhan sa akin yung sinabi ng INC. Kasi yung unang ano ko, katong point lang siguro nga is just tao lang, mo i-question, at least na-explain na nga, when Pope said Jesus is a person, a man, to explain the spirit which became incarnate, no undermining word which is lang. O, walang lang. Walang tao lang. Okay? So, thank you doon. Oh, ay minsan wag kayong mag-forward ng mga message ng ano ha, ng mga Protestante kasi pag nabasa ko 'yan, mag-aakala ko Protestante kayo.
No, sabihin niyo lang na ano, sabi ni ganito para alam ko na nag-relay lang kayo. Huwag kayong mag-forward ng message nila kasi baka kayo mapagkamalan kung protestante. No? Tandaan niyo ha, ang gusto ko lang ano eh, banggain yung protestante. Kasi tayo yung ginagawang gatasan nila eh. Walang Catholic faith defender kung walang attacker. Tandaan niyo yan. Walang Catholic faith defender kung walang attacker. Kapag ang isang lugar, mahina ang atake ng mga protestante, mahina rin ang activity ng Catholic defender. Tandaan niyo yan. Sa isang lugar na mahina ang activity ng protestante, mahina rin ang Catholic faith defender. Pero kung active ang protestante, active rin ang Catholic faith defender. Maliban na lang sa mga lugar na active ang protestante, walang Catholic faith defender. Naku, kawawa yung mga Katoliko sa lugar na ganyan. Kawawa sila. No? Pero kung wala namang tumitinan nyo sa ano, sa somewhere in Bohol, for example, natin ang ilagay, Calapi Bohol, sa Luon Bohol, sa Maribuhok Bohol, hindi naman ganun ka-active yung mga protestante doon eh. Yan na nyo, yung mga CFD doon, pag hindi mo inasikaso, baka kakalawangin. Yung ginagawa nila, Santa Iyag Discarte para makakilos ng Catechism. Pero wala silang mababanatan na protestante kung wala naman namamahayag na protestante. Mahirap kasi yung ano eh, yung ang pahayag doon sa kabilang baryo, dinadala mo rito, mukha yatang ano, hindi para sa akin, walang kalatoy-latoy yun. Mas maganda talaga kapag nagsagawa ka ng response, apologetic response, sa isang lugar kung saan nagkaroon doon ng ano ng pahayag ng protestante. Halimbawa, sa Luay Bohol, nagkaroon ng market preaching doon ng protestante. Ang dami Katoliko nakinig. Anong gagawin mo? Puntahan mo 'yon. Tanungin mo sila. Pag ayaw patanong, pag alis nila, tayo naman sumunod mag-ano dito. Mag-conduct ng Bible, ng ano, ng doctrinal exposition. Ganun. Market preaching, tayo naman. Para yung mga sinabi nila kahapon, niribat natin yun. O, ganun. Ganun. Pag mahina yung kanilang attack, mahina rin ang Katoliko. Ang CFD, mahina rin. Ganun yan. Para lang tayong ano nito eh. Kung walang atake, walang CFD. Kung may atake, may CFD. Kasi tayong mga CFD, ang role natin, defend. Ang role nila, attack. Bakit? Ang purpose nila, para dumami sila. May Katoliko madenggoy, lumipat sa kanila, dadami sila. Tayo naman, ang ating purpose naman is depensahan ng Katoliko na huwag nilang maloko. Sila, purpose nila, akitin, tayo naman, pigilin. Sila akitin, tayo pigilin. Sila attack, tayo depensa. Yun ang ginagawa natin, Katoliko. Yes, sana mga Katoliko, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Alam ko na hindi ko to kaya ng ako lang mag-isa. Kaya, sana nandyan kayo para sa likod ko. No? Tulungan nyo ako, huwag nyo akong pabayaan dito. Meron tayong sa punto por punto, andyan si Brother Junre, andyan si Brother Angel, andyan si Brother Romel, Brother Aljan, Brother Darwin, Wendell Talibong, Tata Rosal, Kenneth Bustamante, Roland Pards, sino pa yung mga membro namin? Oh, marami kami sa punto por punto, ang iba hindi lang gaano active sa ano sa live program, pero marami kami diyan. Sino pa yung mga ibang membro namin? Marami pa kami. Nandiyan pa si Nelisa Piedad. Andiyan pa si... Sino pa yung iba namin kasama ang putupor? James Consensino. Jesse Becerra. Mga putupor-punto yan. May hindi na ganong active pero putupor-punto pa rin yan sila. Oh, hindi namin to kaya kung kami lang. Mga Katoliko, mga kasama ko Katoliko, magkaisa tayo ha? Huwag tayo magbangayan.
Kasi pag tayo nagbangayan, matutuwa yung mga ibang sekta, pagpipiestahan yung ating ano, yung ating banggaan sa live. Kanang si Cesar Miano, o kung sa iyang madungog sa iyang kauban, maurara na iyang i-relay. Wala siya kaugalingon idea. Kay dili siya maka-searching, kay butang, maunang pasagdi rana. Pasagdi, sige pang atake. Ilo mga kaputol ba kayo sa Ibro dyan do? Pamutbot na ila kay Sulput man. Maulagi bro. Ulay batasan. Tawahan na. Bisag buta na. Sabi ni Reynaldo Soronio Ramos Jr. Sabi naman ni Charlene Kapale. Salamat kayo brother dyan do. Okay. Ang record ko dito is 1 hour and 30 minutes. Pwede na ito para episode ngayong alas 12 dito lang sa Punto por Punto. So, paalam na po ko sa inyo. Bro, kung si Teto sa theme song sa BBP. Title, CFD Team. CFD Team. Umay title, CFD Team, ora. Okay, so, ganito na lamang po ako. No? Pasensya na doon kay Randel, Randel Canto. Nakalaw kasi, patistante. Kaya, naano ko tuloy. Nahamon ko tuloy. Ano, kala ko si Protestante. Okay. So, yun lang po, mga kapuntos. And then, bye-bye na po ako at relax muna saglit. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point. Kung saan, sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. Basta ha, huwag kayong makalimot ha, yung buong video ng dialogong ito ipopost ko sa Punto por Punto Bizdak at mamayang mga 12:35 magkakaroon tayo ng live na sacramental blessing sa Punto por Punto Bizdak. Pag dumating si Father Darwin, ang live ay doon mangyayari sa YouTube channel ng Punto por Punto. Ulitin ko ha. Ang live ng Sacramental Blessing ay doon gaganapin sa YouTube channel ng Punto por Punto kung darating si Padre Darwin Gitgano. Pero kung ibang pare ang magsasagawa ng Sacramental Blessing, doon ko ilalive sa Punto por Punto Bizdak. Maraming salamat po and bye-bye!